Hi! Good morning mga bisaja! Kumusta naman mo? Hinaot paunta nga naa mo sa maadyong kahimtang ug panglawas. Well, this is once again your friend Frederick Aniga, ang inyong puro nga bisaja nga amigo nga gikan sa probinsya sa Southern Leyte. Now, karong adlawa, wa mi pasok sa among opisina, sa among eskwelahan tungod kay we're going to have our year opener. Because as you see, bago pa nag-open ang klase, and so para dunay saktong bulhot, dunay saktong nga enerhiya, dunay saktong energy ang ato mga faculty, so nag-organize ang eskwelahan og year opener para sa mga faculty. So mga tumi sa usa ka dapit, usa ka resort, actually spring resort, diin atuhi mo ng among different activities nga mag-enjoy ang atong mga magtutudlo sa atong eskwelahan. So actually po, yung year opener na tinatawag namin ay doon gaganapin sa bayan ng Makrohon. If you remember in my previous videos wherein nagkakaroon tayo ng tour from Sugod papuntang Maasin, inaanan po natin ang bayan ng Makrohon. Okay? Because after Makrohon would already be the city of Maasin. So, dito po sa Makrohon, I don't know anong barangay ba yan. Basta mayroong resort doon, tinatawag na Banahaw Spring. Isa siyang resort, fresh water. Maganda siya, malamig ang tubig. At dinadayo po ng mga locals, not only from the municipality of Makrohon, but also from the neighboring municipalities. Dito po sila nagpapalamig. Banahaw Spring. Makikita natin mamaya-maya. So yun, in human resource, alam naman po natin, alam ba natin? But sa human resource, sinasabi po na the most valuable and important resource ng isang organisasyon or ng isang company ay ang human resource, ang mga tao o ang mga empleyado. Sila po ang pinaka-importanting asset ng isang kumpanya. Dahil nakasalalay po sa mga empleyado ang stability, ang productivity ng isang kumpanya. So, if the workers or the employees are well motivated, contented, happy in their work, then they will be very productive. That will help the growth of the organization. Ang mga empleyado ang bumubuhay sa kumpanya. Ang output ng mga empleyado ang nagiging input ng kumpanya. Kaya sa human resource, binigyang stress na dapat bigyang halaga ng kumpanya ang mga empleyado in order to sustain their, you know, enthusiasm, their energy to do their assigned task. So dito sa atin, dito sa amin, yan din ang prinsipyo na sinusunod natin. The faculty members of the university or of the college is an important human resource ng eskwelahan. So in order to keep our faculty members enthusiastic in their job as teachers, then we do things, no? Outside the classroom, just like socialization. And ito nga yung isa sa mga activities namin, yung year
year opener kung saan ang mga faculty from all the colleges would gather together, and then we'll be having a party, just enjoy each other's company without thinking about work. Kasi kailangan naman na pag-work, work talaga. Hindi pwedeng nagiging remiss ang isang faculty sa kaniyang trabaho bilang isang guro. So later on, makikita po natin ang iba't ibang mukha ng mga faculty ng aming university. Although this is only one campus, no? Yung sa teacher education na campus, kami lang yung magkakaroon ng year opener ngayon. Papasok na po tayo sa downtown area. Downtown area ng aming bayan, ng Sugod. At ito, traffic na. Kasi ang problema naman dito sa aming bayan, isa lang talaga ang daan papasok at palabas ng town. At ganito lang kalaki. Although there is a program of the government for widening, no? Nagwa-widen ng mga karsada, pero people, I don't know kung hindi ba nagko-cooperate ang mga tao, kasi nga sa yung mga lupain sa gilid ng kalsada sa kanila na, or yung mga pader ng kanilang bahay ay napapaloob doon sa ilang meters ba yan from the center of the road, kaya naapektuhan talaga ang kanilang mga bahay. So hindi ma-implement dito sa center ng bayan ng Sugod ang widening. So ganito lang kaliit ang karsada. At dahil ito lang talaga ang tanging daan papasok at palabas ng bayan ng Sugod, kaya lahat ng mga sasakyan ay dito dumadaan, including na po yung mga malalaking sasakyan, kaya nagkukos ng traffic. Eh, ngayon, opening na ng klase, yung ibang paaralan, ang DepEd by Monday ay mag-o-open na rin ng klase. So it will be expected na dadami ang taong pupunta at papasok dito sa bayan ng Sugod. And ganito nakatindi ang problema ng traffic. So kailangan na ang government ay mag-isip ng alternatibo. Gagawa siya ng diversion road gaya ng ginawa sa Baybay City, kung saan may ginawa silang diversion road na yung mga sasakyan ay hindi na kailangang papasok pa sa bayan ng Baybay o sa city of Baybay. Dapat ganun din dito sa Sugod. There should be a diversion road wherein yung mga malalaking sasakyan na dadaan lang naman ng bayan ng Sugod ay hindi na kailangan papasok pa dito sa downtown, kasi nga maliliit ang karsada dito. Hindi na foresee ng government na darating sa ganitong sitwasyon ang Sugod. Although Sugod, since time immemorial, nung maliit pa ako, ang Sugod talaga ay sentro na ng kalakalan dito sa portion na ito ng province ng Southern Leyte because of its strategic location. Because of its strategic location, nasa sentro siya. If you go to Cebu, dadaan sa Sugod, papuntang Hilongos. If you go to Tacloban, dadaan ng Sugod. If you go to Mindanao, dadaan ng Sugod. Kaya strategic ang location ng
so good since noong pangunang panahon. But no, with the advancement, the development matatawag natin, dumadami nang dumadami na ang mga tao sa sugod. Kaya hindi nakakayanin ng yung mga lumang daan ang volume ng traffic na gumagamit dito. So there should be an expensive solution to this problem, or else hindi magiging mabilis ang paglago ng sugod. Maroon pa akong narinig ng mga story na because we now have, our province has now been split into two districts, congressional districts, no, District 1 at District 2, yung District 2 ang gagawing center or capital ay ang Sugod, at gagawin daw itong city. Kasi marami na namang, may marami ng bangko dito sa Sugod, may maraming tindahan dito sa Sugod. In terms of population, siguro mag-warrant na ang population ng Sugod, ang land area, at iba't iba pang factors or elements to make a town be converted into a city. Pero yun nga, yung road widening, yung zoning, and other important elements to make Sugod a livable city. Pangit naman yung ginawa or gagawin lang siyang city just because of these elements, and yet not considering the other elements. No. Kaya titingnan natin ang magiging development sa planong ito. Ang portion na ito ay sa municipality po ng Tomas Opos. Sa unahan, may tinatrabaho na portion ng daan kasi po prone sa landslide at may mga nakuhulog na mga bato, malalaking bato, kaya ginagawa ng DPWH ito pong portion na ito. Kaya dito matatagalan ang biyahe kasi we have to stop and wait na pwede nang tumuloy. Sa other end, nandun na rin nakahintay ang iba pang mga sasakyan papunta ng Sugod.
Well, this is already part of the municipality of Macron. Ito ay isang barangay na nasasakop na po ng bayan ng or municipality ng Macron. Sa unahan, mayroong portion doon ng highway na ito ay talagang pinag-iingat po ang mga driver ng mga sasakyan because this portion of the highway is notoriously known to be accident prone. Ito po yung kuting. Marami na pong na-aksidente dito. Marami na pong mga namamatay na mga motorista dahil itong portion ng highway is, ewan ko kung may kakaiba. Sabi nila, meron daw bigla na lang tatawid na babae, white lady, at ano-ano pa. Basta marami nang nadisgrasya dito. Mga panel. Ito na po yung puting dito. This portion ay talagang nag-iingat ang mga drivers kasi ito yung portion kung saan malimit aksidente ang nangyayari sa Kuting. Sa unahan, mayroong Kuting Reef, isang resort dito. Yan, Kuting Reef. So sa portion na yon dapat nag-iingat ang mga drivers. Malapit na po tayo sa lugar kung saan gaganapin po ang aming lumampas na ata ako eh. Feeling ko lumampas na ako. Babalik na lang ako. Ano ba yan? Lumampas ako. May signboard dyan. Sa unahan. Lilikot tayo sa unahan. Dyan. Yan, makikita nyo may signboard. Dito. Dito po yung Banahaw Spring. Matagal na rin na hindi ako napapunta dito. I used to come to this place before. Ngayon lang uli ako nakabalik.